Makakasama natin ngayon ang bagong alkalde ng Valenzuela, dati pong congressman, si Mayor-elect Rex Gatchalian. Good morning, Sam. Good morning, Joel. Congratulations. Hanggang June 35. Oo nga, pero siyempre kailangan, medyo ngayon pa lang, masanay na sila na ikaw ay si Mayor na. Well, sabi ko nga sa mga constituent, till June 30. Congratulations. Asamantala, panalo naman sa ikalawang termino, si Mayor-elect John Ray Chanco ng Navota City. Good morning po, Mayor. Morning, Susan. Morning, morning. Congratulations, Joel. Thank you. Mayor. Ang babata naman ito. Ang babata nung katabi natin ngayon. Para akong tumatanda tuloy eh. Unay natin si, Congressman muna. Congressman muna. Okay. May mayor pa sa Valenzuela ngayon. Kapatid mo naman eh. Pero di ba dati kang congressman? Kasalukuyan. Kasalukuyan. Pero ngayon, ang gagampanan mo na mayor, parang pababa, no? Iba pataas eh. Ikaw pababa. Actually, misconception yon. Magkaiba yung trabaho ng congressman at sa mayor eh. I think parehas na plato yan. Magkaiba lang yung larangan nila. Pag sa national, syempre congressman yung mas kinikilala. Pero pagdating sa lokal, kaya nga ama ng bayan eh. Diba? So pag uwi ng congressman sa distrito, siyempre, yung ama pa rin ng bayan, yung mayor pa rin ang kinikilala at gumaganap ng mas malaking katungkulan. Eh bakit ano? Bakit mayor ang inyong napili? Well, before ako pumasok sa politika, nung nasa korporasyon pa ako, sa private sector, na executive rin tayo. So ngayon gusto ko gamitin yung executive experience ko naman for a change. Sa 34 lang ako eh, maski paano gusto ko ma-compare kung paano maging legislator, mambabatas, at paano maging executive. Mm-hmm. That way, alam ko kung para saan yung talento ko or yung kaalaman ko. Mm-hmm. Alright, kayo yung stalwart ng NPC. NPC, yes, no? At kayo naging spokesman pa na hanggang ngayon. Hanggang ngayon, spokesman. Sabi nila na nagpalit yung magkapatid ng pwesto, no? Si Sherwin ngayon ang uupo, kung sakasakali. Si Sherwin ang uupo na Congress, tapos ikaw ang mayor. Yes. Para lang daw kayo nagpapalit. Well, sabi ko nga, dumaan tayo sa halalan, dumaan tayo sa isang proseso. Hindi lahat ng magkapatid or magkamag-anak na tumatakbo ay nananalo ng sabay. Isa katunayan, nung una akong tumakbo, sabay kami ni Mayor Sherwin, siya lang ang pinalad, ako hindi ako pinalad nung una kong subok. So, ako naniniwala ako na basta dumadaan sa proseso ay isang demokratiko, malinis at honest na proseso, then I see no problem with it. And kasi sinasabi pagka ganyan eh, pagka more than one, yung isang miyembro ng pamilya na nasa politika, dynasty na yun. So, well, ano tingin mo doon? Two things, diba? Wala pa rin enabling law. And let me clarify this again. Ano ba kasi kailan ng enabling law na yan eh, ano bang related, ano ba pag first degree hindi kayo pwede tumakbo, second degree, third degree, di ba? And number two, ang opinion ko diyan, I feel that it's undemocratic to regulate it, because paano, let's say tatay mo doktor, gusto mo rin magdoktor, pwede ba sabihin sa'yo na hindi kayo parehas pwede maging doktor? Or if somebody wants to be a journalist dahil yung magulang niya journalist, dahil yun ang kinalakihan niya sa kanilang tahanan na linya, pwede mo ba sabihin sa kanya na, hindi ka pwede, kailan ibang larangan ang pasukin mo. So personally, ang opinion ko, hindi importante kung blood-related kayo. Ang importante, dumadaan kayo sa proseso, nire-respeto niyo yung proseso, at malinis yung proseso. What do you think of, do you think politics as a profession or a vocation? It's a vocation, definitely. It's a, like ko nga sinasabi ito, it's a parang pagpapari ito eh. When you go in it, people think na, nako, masarap maging public servant. Yes, masarap maging public servant dahil you make changes in people's lives, pero to the same degree, may mga sacrifices entailed. Alam ni Mayor yan, I'm sure, kasi mas nakaupo siyang mayor ngayon, and alam niya yung mga sakripisyo ng isang mayor. Mayor, ikaw naman, ako si Mayor. Mukhang ano, no? Ibang kalaban niyo eh, matagal na rin sa politika o bagong sabak lang? Matagal na rin po, lalo na yung pamilya po nila, dahil yung lolo rin po niya, naging mayor, tatay po niya. Ano ba si, si Toby? Mali, kapatid po. Kuya niya, si kuya. Mo. Si kuya. Kuya Toby. Ganon din ang sitwasyon nila, San. Nagpalit din sila ng Actually, hindi po. Hindi kayo nagpalit. Ikaw ang pumalit sa kanya bilang mayor. Opo. Mali, tapos tumakbo si Toby na Congress. Ganon rin po, nasa private sector po ako. Pero ako po yung presidente ng aming local party ever since. So sa private sector ka rin galing. Bakit anong naman na nagtulak sa'yo para pasukin naman ng public service? Well, tuwang-tuwa sila dun sa performance ng aking kapatid. At nag-worry yung mga kababayan po natin na paano itutuloy yung mga programa at proyekto po niya. Kaya tayo yung napili ng ating partido. Kaya na tumakbo po tayo nung... I'll ask you the same question. Are you building your own dynasty? Gaya na sinabi ni Congressman, yung dynasty naman po, hindi natin masasabi po yan na dynasty dahil
dumaan po tayo sa halalan. At kung makikita po natin ngayong halalan po na to, mas matatalino po yung mga tao dahil napakarami pong magkakapamilya na dating sila yung nananalo doon sa kanilang distrito. Na hindi nanalo. Sa tingin ko, tinitingnan talaga ng tao ngayon yung performance. Baka hindi naman political dynasty, family business. Family business. At siguro makikita po natin dahil nakaisang termino ako bilang mayor, nakaisang termino si congressman bilang congressman. So sa tingin ko, kung hindi sila masaya, hindi kami mahalal. Uy, problema nyo sa baha. Ano na mangyayari doon, Mayor? Well, malaki na po yung ginagawa pa natin na pagdating sa baha. Tulad nung termino po natin, nung unang termino, nakapagdagdag po tayong 14 na pumping stations po. Nabawasan ba ang pagbaha sa Nabotas? Well, nung Pedring kasi at Habagat, ibang klaseng occurrence po yun eh. Dahil ang problema po namin, yung pinaliligiran po tayo ng ilog sa kabila at dagat sa kabila. Yung kabilang side po, yung ilog, meron na tayong kompleto na yung dike natin at yung mga pumping stations. Yung problema po namin nung nakaraan, nung nagka-storm surge galing sa dagat, tapos high tide pa, so dun pumasok yung tubig. Pero ngayon, sinisimula na po yung coastal dike po natin, katulong natin yung national po dyan, yung DPWH, dahil malaking proyekto po yan. So hopefully, matapos po natin. So mabablock po natin yan. At pag may high tide at storm surge, hindi na ho papasok yung tubig. Pag may ulan naman po, malalabas natin yung ulan dahil may mga bomba po tayo. This is your this is going to be your second term, no? Tama. Opo, second term. Ano ang aasahan sa'yo ng mga Naboteño ba tawag niyan? Opo, Naboteño po. Well, tuloy-tuloy lang yung programa po natin. Papalawakin natin yung programa po natin sa sinimulan natin sa edukasyon, sa kalusugan, tinatayo na yung kauna-unahang hospital po namin. Tapos kauna-unahang hospital. Opo. Yun di yung, meron yung, wala ano, pa yung mega dike? Sakop nyo ba yun, yung mega dike yan? Kasama po kami doon. Dati saan kayo nakiki-hospital? Sa Tondo po. Si Reyes. At least kayo, meron kayo sariling hospital. Tapos yung, pero tututukan siguro natin sa second term po natin, mas pagbubutihin natin yung trabaho. Dahil kung titingnan po natin, talagang marami pa rin pong naghahanap ng trabaho at yung pagkakakitaan po ng mga tao. Tsaka Mayor, na-feature na sa international movie yung Nabotas Fishport. Baka pwede natin gawing world class. Actually, yung Nabotas, the only fishport in Metro Manila. Opo. No? Actually, yan ang kaya po tayo tinaguri ang fishing capital po. Dahil yan ang pinakamalaking fishport po dito sa ating bansa po. Bansa, opo. Kaya lang, unfortunately, hindi mapupondohan ng lokal po yan dahil lang nag-handle po dyan. Under national po yan sa DA. PFDA po yan, Philippine Fisheries Development Authority. Kaya kailangan makipagtulungan po tayo at maayos po yan. Kasi kung napunta po kayo dyan, medyo pag high tide, pumapasok agad yung tubig. So pag para mas maraming investors na mag-invest po dyan, kailangan talagang i-renovate po natin yung lugar. Kausap na ba kayo ng Vice Mayor mo na si PJ Javier? Hindi pa po eh. Hindi pa? Hindi pa. Bakit? Po. Ano ba naman? Okay naman kayo? Well, dati po okay naman po. Ngayon din na. Sa akin, wala naman. Dati okay daw. Kaibigan naman po kami. Ay, pero siyempre, kakatops ng election. Baka nanonood siya, meron ka ba mensahe sa kanya, Mayor? Well, wala naman. Magkaibigan naman kami. Showbiz mo pa ito naman. At, okay lang yan. Alam mo naman ba yung pagka-showbiz din ang politika. Hanggang June 30 pa naman kung kami magkasama. So, wala naman akong problema. Okay. Siguro, tanungin natin si Mayor Rex, no? Incoming Mayor Rex. How different would your leadership be to your brother? Well, alam mo, kanina nag-usap kami ni Mayor sa kalikod at sabi niya na hindi ko maiwasan na ma-compare. Yung papalitan nating alkalde, yung outgoing, medyo marami talagang nagawa sa Valenzuela, no? Kailan mahigitan mo? Definitely. Kaya nga noon na kampanya nga ako, tinatanong nila ako kung itutuloy ko ang sagot ko. Hindi, kasi gusto ko higitan, sabi ko. Kasi pag tutuloy ko lang yan, then madali yung itutuloy eh. Mas mahirap yung higitan nyo eh. How different? Well, in terms of the basics, kailangan panatili natin yan. Yung mga kinagisnan at tinangkilik ng mga botante. No? Gusto nila yung discipline, gusto nila yung transparency. Pero to the same degree, syempre may mga iba akong platforma na gusto ko isulong or ibang advocacy na gusto ko isulong na maaari sa 9 na taon niya, pinagtuunan niya ng pansin yung basics. Ngayon, pwede na kami mangarap ng mas matataas na mga pangarap. Kasi nung dinatnan niya noon yun, wala yung mga basic, kulang kami sa school, wala kami sa hospital. Ito, Mayor, alam mo, ang isa sa talagang perennial problem, hindi talaga, maganda na Valenzuela ngayon, gada-gada ng
Ano ba? City na kayo, di ba? Yes. Yung ganda-ganda ng City Hall nyo, pero yung baha nyo, matindi talaga. Ah, alam nyo, nung kampanya, ginawa yan. Hindi all year round, let me clear that. Let me clear that. Oh. Parehas kami ng problema na nabotas eh. Amin naman, galing sa Maykawayan River ang tubig and the water from Ubando, na pagpumasok galing sa Manila Bay. Saan nyo, Ubando ba yun? Polar, katabi kami ng ano eh. Yan ang distrito ko. So for 6 years, I was the representative. So I know it like the back of my hand. Kabisado ko yung problema ng yan. Ano? Ang lupa ng 1/4 ng Valenzuela, mas below sea level. Mas mababa ang lupa kesa sa tubig, sa level ng tubig. In fact, nagliliquify pa yung lupa. Every year, bumababa yan, lumalambot. Kasi may saturation ng tubig sa ilalim. Ngayon, kampanya, ginawa ng campaign issue laban sa amin yan. Alam niyo mga Valenzuelano, alam nila kung anong totoo eh. Sila yung mga katunggali namin, umakyat ng entablado. Sabi nila, gagawin nilang flood-free. Ako, ang sagot ko, hindi ko rin kayang gawing flood-free yan. Eh, sa states nga at sa ibang bansa, nagkakaroon ng baha. What more sa atin na below sea level. Pero, ang solusyon namin, klaro kami dyan. Sa term ni Mayor Sherwin, two things ang ginawa niya parehas ni Mayor John sa Nabotas. Number one, sisiguraduhin namin yung mga pumping stations namin gumagana at may sapat na kapasidad. Hindi yung tulad dati, nung dinatnan niya, wala nang ulan, hindi makapump out dahil walang krudo o sira yung pumping stations. Pangalawa, yung short-term solution, yung makalabas yung mga tao para makapagbalik sa trabaho nila. So, itataas mo kailan ng kalsada. But sinabi kong short-term yan, panandali ang solusyon, yung immediate. Yung long term, katulad ng sinasabi ng mayor natin sa Nabotas, ganun din kami. Sinisimula na ng pamalang national yung VOM, yung Valenzuela Ubando Mega Dike Project. Matatagalan pa ito dahil bilyon na cost yan, pero sinisimula na. Ang proyekto na yan, babaybayin yung riverbank namin sa Maykawayan River at haharangan din ng Ubando, yung municipality of Ubando, para pag nag-high tide, hindi papasok yung tubig sa amin. Ngayon, ulitin ko, Susan, hindi all year round kami na may baha. Kasi pag kami nakakausap ako mga taga-Valenzuela, alam mo ito mayor eh, sabihin nila sa akin, di ba pag bumabaha, pupuntahan namin, ay naku, ang hirap naman ho sa inyo. Di ba kayo nahihirapan na lagi kayong binabaha pag tagulan? Hindi ho, isang taon mo kami baha. Hindi ho, alam nyo, ito hamunin ko kayo, papasok na ang tag-ulan. Bisitahin nyo kami, pag wala ng baha sa labas, wala na rin kaming baha. Yan ang signature namin. Kasi nakita ko dyan, yung sinasabi mo, yung sa may polo, di ba tinaas nyo na yung kalsada dyan? Oo, pero may mga portion pa talaga doon. Yung looban. Oo, kasi siyempre, sa limitado nating pondo, ang sinasabi nga namin, kailangan lang yung major arteries madadaanan pag wala ng tubig. Yung connecting roads namin, like MH Del Pilar, para makatungo ka na Malabon or makapasok ka sa MacArthur Highway papunong Maykawayan. Kaya kailangan din, sabi nila, dapat may bangka ka daw eh. Ubando ka o Kabalizuela. Kasi, diba? Ano kasi dyan, Susan, it's diba? Nature versus human beings. Oh, diba? Pero ibig ko nga sabihin, Mayo, andyan ka naman, doon sinasabi mo, may mga ganyan kamong plano. Maganda na talaga mapatupad yan. Ako sabi ko sa inyo, hamunin ko kayo, this coming typhoon season, pagka wala nang baha sa ibang lugar, puntahan niyo kami. Pakita niyo wala na rin. Oh, lagi kami nakikita ni Mayor Sherwin Alam ko Mayor, saan babaha dyan? Oo nga, nakikita nga namin kayo doon. Anyway, siguro bigyan natin ang pagkakataon yung ating mga guests kayo na makapagpasalamat. No? Si Mayor Chan. Unahin natin si John Ray. Nagpapasalamat po tayo sa tiwalang binigay po sa atin ng mga Naboteño, hindi lang po sa akin, kundi sa buong partido dahil yung buong slate po natin ang tinangkilit. At susukulian po natin to ng mas maganda, tapat na serbisyo at tutuloy po natin yung ating mga programa at syempre mas tututuhan po natin yung ating trabaho po. At sana nakikiusap po tayo na patuloy tayong magkaisa at magtulungan para maging matagumpay yung mga programa ng Pamalang Lungsod. Maraming salamat. Sana yung ospital, Mayor, ha? Kasi meron na siya. Tinatayo na po. Ibig sabihin, baka yung mag-ooperate yun? Siguro, hopefully, first quarter ng 2014. Ayan, tinatayo na. Very good. Siyam na buwan pa. Mayor-elect Rex Cachalian. Mayor. Sa mga taga-Valenzuela, mga Valenzuelano, maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa amin ng ating incoming Congressman Sherwin Cachalian. At ganoon din ang aming slate. Mayorya sa aming slate ay nagwagi. At nice kong pasalamatan kayo sa mandatong ibinigay niyo kasi isa to sa pinakamalaking mandato sa electoral history ng Valenzuela City. Katulad ng ating mga kaibigan sa public service, sisiguraduhin namin na mapagpapatuloy at mahihigitan natin yung mga proyekto ni Mayor Sherwin para sisiguraduhin natin na tuloy-tuloy yung pag-unlad ng Valenzuela City at makasabay to sa pinakamauunlad na lungsod sa Metro Manila. Okay, maraming salamat kay Mayor-elect. Pero congressman pa siya ngayon eh, Rex Cachalian at Nabotas City Mayor-elect John Ray Chanco para po sa pakikipagkape at balitaan niyo sa amin ngayong umaga.